Ito ang history ng Mendez-Nuñez Cavite. Ang bayan ng Mendez ay opisyal na munisipalidad ng Mendez-Nuñez sa lalawigan ng Cavite dito sa ating bansa na may kabuuang sukat na land area na umaabot hanggang 43.27 square kilometer. Ayon sa nakaalap na data ng census noong 2015, ang bayan ng Mendez ay may kabuuang populasyon na umaabot ng 31,529. Ang pangalang Mendez-Nuñez ay orihinal na nakilala noon sa salitang gahitan na nagmula sa salitang gahit o cat sa Ingles. Ito ay sa kadahilanang ang mga sinaunang tao noon sa bayan na ito ay pumuputol ng matataas at makakapal na cogon grass na sumasakop sa mga lugar, kaya naman inaalis nila mga ito upang maging maliwanag ang paligid at mapagtayuan ng mga bahay. Lumipas ang maraming panahon at dumami ang mga bahay na naitayo sa gahitan, at sa kalaunan ay lumaki pa ito ng lumaki hanggang sa maging barrio ito at maging full-fledged town noong December 1, 1875. Ito ay opisyal na prinoklama ni Gobernador General Jose Malcampo Monje. Siya ang gumawa ng aksyon upang gawing isang bayan ng gahitan, Anuling at Palocpoc sa pamamagitan ng Dekreto Superior de Gobierno de Estas Islas. Dito nagsimula ang pagsilang ng munisipalidad ng Mendez-Nuñez na isinunod sa pangalan ng Spanish General na si Mendez-Nuñez. Ang Mendez ay nanatiling munisipalidad mula 1875 hanggang October 15, 1903 sa ilalim ng Public Act No. 947. Ang Philippine Commission ay ginawang siyam ang 22 munisipalidad sa Cavite. Ang Mendez at Bailen ay pinag-isa bilang munisipalidad ng Alfonso. At makaraan ang 12 taon noong January 1, 1915, nakamit muli ng Mendez ang kalayaan na naging orihinal na munisipalidad na probinsya ng Cavite. Si Pedro Aure ang gobernadorsilyo ng Mendez na maging munisipalidad ito noong 1876. Si Cayetano Aure, nakamag-anak ni Pedro Aure, ang itinalagan niyang pinakaunang kapitan munisipal ng bayan ng Mendez noong First Philippine Republic noong 1899 hanggang 1901. Ang anak ni Pedro Aure na si Marcelino Aure ay lubos na nakilala bilang isang magiting na general noong Philippine Revolution na may katagang alapaak. Nang maitatag ng mga Amerikano ang gobyerno sibil sa Pilipinas, si General Marcelino Aure ang itinalaga bilang municipal president ng Mendez mula 1901 hanggang 1903. Noong 1903, ang pamahalaang politikal ng mga Amerikano ay nagtapos na kung saan ang bayan ng Mendez, bayan ng Bailen at bayan ng Alfonso na pinamamahalaan ng isang municipal president ay tuluyan ang nawala makalipas ang 25 taong nasa ilalim ng batas ng iisang tao lamang. Noong 1909, ang bayan ng Mendez-Nuñez ay nakamit ang pag-angat ng ekonomiya na naging daan upang magkaroon ng sariling gobyerno ang bayan na ito. At noong ding panahon ito, itinalaga ang pinakaunang municipal president na si Agustin de Maranan. Sa kasalukuyan, ang bayan ng Mendez ay binubuo ng 24 na barangay na nabibilang sa 4th class income classification. Mendezenians o Mendezeño ang tawag sa mga taong nakatira sa bayan ng Mendez. Binubuo ng maraming kultura at paniniwala ang lugar na ito. Ilan sa mga kaugalian ng mga tao dito ang pagdaraos ng pista ng mga patron sa bawat barangay. Ang pinakakilalang patron ng bayan ng Mendez ay si San Agustin, na isinunod ang pangalan sa simbahan nitong Agustin Church.
Ilan sa mga kilalang atraksyon dito ang Mendez Plaza, kung saan makikita ang Michiko Stage na ginaganapan ng iba't ibang uri ng espesyal na pagtatanghal ng mga Mendezenians. Ang Tagaytay Mendez Academy at St.Augustine School ang mga school na kilala dito. At syempre, hindi rin papahuli ang bayan na ito sa pagbibigay ng kasiyahan sa mga residente sa pamamagitan ng Paradise Zoo. Kilala ang zoo na ito dito at ito na rin ang isa sa kanilang tourist spot ng bayan. Nakapopular ang Noseda Bakery sa mga masasarap na mga tinapay sa buong bayan ng Mendez. Marami pang mga lugar dito ang may kanya-kanyang kwento at kasaysayan na ipinagmamalaki ng mga residente dito. Ito ang Dagdag Kaalaman PH. Samahan niyo pa rin ako sa mga susunod nating kwento. Mag-follow o mag-subscribe para hindi ka mahuli sa mga bago nating istorya. I-like at i-share mo ang video na ito para mapanood din ng iba. Hanggang sa susunod nating pagsasama-sama. Salamat!